Napansin ko na sa last Jamil video ko, ang pagka-pronounce ko sa Jamil ay Jamil. Flashback. Ang bahay ng Jamil. End of flashback. Para tuloy siyang brand ng gatas, Jamil. So kung meron mang mga mandirigmang nakanood nung part 1 ng Jamil video natin, I'm sorry at na-mispronounce ko ang Jamil. Anyway, today ngayong araw ay ang part 2 ng Jamil reaction video natin. But before we proceed with the main video, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat ng nanood, sumuporta, nag-subscribe, nag-like ng mga videos ko, and nag-share. Hindi ko akalaing aabot tayo ng 760,000 subscribers. Di ako makapaniwala na ganun karami. And for that, I'm very, very thankful sa inyong lahat. And with that being said, samahan nyo na ako at ating suriin kung papasaba sa mata ng isang arkitekto ang bahay nila Jamil. I nailed the pronunciation. Hindi na yun malalaglag, kuya. Wow! Ay, lebe na talaga yung susunod. Ikaw nga maglagay, babe. Lebe na rin yan. Lebe na. Kamay ko yan, ah. Talagyan mo to. Hindi nga. Madami dapat siya. Sige lang. Ang galing naman. Sama ba ang alam ko? Oo. Oh. Dami yan mo pa. Kahina mo pa na. Dapat naglalagay ng marami. Paano yan, Papa? Keyboard ko. Hindi lang ako yung lalagay dyan bukas. Masaya ba? Oh. Okay, pause muna natin dyan. So, makikita natin si Sir Jazam na nag-a-apply siya ng tile adhesive dun sa likod ng tiles. And tinanong ni Ma'am Camille kanina, yung isa sa mga mason, kung malalaglag ba yung tiles. Hindi na yun malalaglag, kuya. Oh. So, ang magdi-determine kung didikit ba yung tiles nyo sa pader or malalaglag is yung consistency ng tile grout. So, usually merong nabibili ng mga ready-made na tile adhesive na ABC, ganun yung brand. Pero personally, ang ginagamit namin sa site is pure cement lang sa haluan lang ng tubig hanggang magkaroon siya ng consistency na parang toothpaste. So yung consistency na parang toothpaste yung mahirap ma-achieve. Dahil minsan pag nasobrahan ng tubig, magiging malabnaw. So pag pinahid mo, tapos pag nilagay mo na sa pader, doon malalaglag yung tiles. So ang ginagawa lang ng mga mason pag nasobrahan ng tubig is dadagdagan lang nila ng cement powder. Problem solved. Very useful ang cement powder. Napilay ka? Budburan mo ang cement powder. Boom! Bukas, magaling na yan. Yung kapatid mo bumabagsak sa school, budburan mo siya ng cement powder habang natutulog siya. Bam! Tatalino siya. But joke aside, para sa mga balak mag-DIY ng pagkakabit ng tiles sa kanilang bahay, ang kailangan nyo lang gawin is make sure na yung consistency niya is parang toothpaste. Tapos dapat pag hinawakan yung tiles na paganyan, hindi dapat tumutuloy yung tile adhesive or yung cement mixture na nilagay nyo doon sa likod ng tiles. Kasi pag masyadong dry yung tile adhesive mixture nyo, buong matatanggal yun sa tiles, hindi siya didikit. And pag masyadong basa naman yung tile adhesive nyo, tutulo-tulo siya na parang slime. So yun ang magandang basis pag maghahalo kayo ng tile adhesive. Kuya, papokpok daw. Paano papokpokin daw? Tawo na mo daw! Hindi lang. Kinakapahan ako Pause muna natin dyan. Okay, so itong gamit na martilyo ni Sir Jayzam, ang tawag dyan is rubber mallet. So ang purpose bakit kailangan pukpukin ng rubber mallet ang tiles is para ma-displace yung tile adhesive sa likod at medyo gumalaw yung tiles at maging kasing level siya ng ibang tiles. So yun yung ginagawa nila para ma-finesse yung position ng tiles dun sa pader. Dito tayo. What's up, boss? Patingin kami ng ang inyong ginawa. Wow! Bigyan natin ng ano, ng grades! Just to yung marimar. Ito yung CR number 2 sa may guest niya. Okay, so one easy way to determine kung pantay-pantay ba yung level ng mga tiles nyo is sisipatin nyo yung reflection. So kung titignan natin dito, yung reflection ng bintana sa tiles is medyo pantay. So ibig sabihin yan is maganda yung pagkakakabit ng mason sa tiles na ito at napakagaling, halos diretso yung reflection. So onting tabingi lang, okay pa yon. Pero pag parang magkaiba na ng zip code sa layo ng reflection yung tiles, medyo hindi maganda yung pagkakalapat ng tiles na yun. And you know, it's either yung tiles nyo yung may bingkong, like yung tiles nyo is pa-curve na ganun. Kasi yung ibang mga murang tiles, pa-curve sila. Hindi sila actually diretsong-diretso. Either pa-curve na pababa or pabuntis silang pa ganun. So itong tiles naman nila Sir Jazam at Ma'am Camille na bangin niya kanina is mamahalin. I think 1,100 pesos isa. Wala, sa isa na 3,000. Oo, 3,000 isang ganun. If I'm not mistaken. De, ano lang yan? 1-1 lang yan. So at that price point, expected natin na diretsong-diretso yung tiles na to. And pag tinignan natin yung reflection ng window sa dugtong is halos parang tumitingin tayo sa mirror. So maganda yung pagkakakabit ng tiles na yan. Ano yung picture ba yun? Ha? Tripod, uy. Vlogger din sila. Laser? Ah. Ang galing. Ah, para ano? Label. Ang lupit, gagawin.
Ay, sige, kuya. Ayan, parang ganyan. Instant ruler, no? Oh. Ah, may ilaw siya mga kahigan din dito. Sakto sa tiles na, no? Okay, so yung gadget na naka-tripod, ang tawag dun is laser level. At actually, mayroon tayo dito. Saglit, kunin ko lang. So ito, ang tinatawag natin na laser level. So ang purpose nito is ginagamit itong pang-layout sa site ng mga vertical lines at horizontal lines. And ang kagandahan is self-leveling na ito as long as within 10 degrees yung angle nung kung saan nyo pinatong. So kahit tabi nyo yung surface na pinagpatungan nyo nito, as long as within 10 degrees, hindi siya magbibip. Kasi pag lumagpas na sa 10 degrees, magbibip siya. Ibig sabihin, sobra na yung tabingi. So kahit onti lang na ganun na tilt, magsi-self-level yung laser niya at palaging horizontal and vertical yon. And yung kagandahan nun is hindi nyo na kailangan gumamit ng bar level. Hindi nyo na rin kailangan gumamit ng hulog, which requires two workers. Kasi kailangan merong naghuhulog, tas kailangan may taong nagmamarka dun sa ilalim. And hindi nyo na rin kailangan gumamit ng level hose, which also requires two construction workers. So sa mga hindi nakakaalam, yung level hose is isa siyang clear na hose na mahaba. Tas may tubig sa loob. And then may dalawang worker magkabilang dulo ng hose. Yung isang worker is itatapat niya yung tubig dun sa reference line nyo or yung reference measurement. And then yung isang worker dun sa kabila, ililipat niya kung gaano kataas yung level ng reference line nyo dun sa isang worker, dun sa isang side kung saan nyo ilipat yung line. So aside from efficiency, mayroon pang isang rason bakit ako napabili nito. So one time, andun ako sa site namin, nagko-computer ako. Dinadraft ko yung mga window placement dun sa mga walls namin. So ayun, nag-AutoCAD ako, ganun. Nakalabas yung dila ko kasi super concentrated ako, ganun ako mag-concentrate yung dila nakalabas. So yon, nag-AutoCAD ako, tapos bigla akong na-creative block. Hindi ko na alam kung saan ilalagay yung window dun sa pader, like, saan ko ba i-locate para mas maganda tignan? Napatigil ako ng onti at napaisip, tapos biglang out of nowhere narinig ko na lang bigla na, ibaba mo. Like, ano yun? Parang minumulto ba ako? Jesus, ikaw ba yan? So syempre ako naman tong si matatakutin, ayokong galitin yung ghost or kung si Jesus man nag-utos nun, syempre i-obey ko yung gusto ni Jesus. So binaba ko yung window. Sumusunod yung dila ko eh, pag nag-AutoCAD, kung nasan yung mouse, nandun yung dila. Ganun. So yon, naibaba ko na yung bintana ng onti. Tapos narinig ko ulit, ibaba mo pang onti. Akala ko nag-imagine lang ako kanina, pero this time sigurado ako na may nagsabi na sa akin. So ghost or Jesus? Sige po, ibababa ko pa ng onti. Binaba ko ulit. May kasamang dila ulit yon. So nung naibaba ko na ng 30 centimeters yung bintana, biglang may nagsabi, yan, okay na yan pre, tirahin mo na. I'm like, well, that can't be Jesus. Bakit pre ang tawag niya sa akin, tapos anong gusto niyang tirahin ko? So alam niyo naman yung kasabihan na, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me three times, baka may momo na dito. So yun, akala ko haunted yung construction site. Kinlose ko yung laptop na mabilisan, nilagay ko sa bag, tapos nagmadali akong lumabas. Hinahanap ko agad yung mga construction workers para may kasama ako, kasi ganun ang gawain ng mga duwag, is naghanap ng kasama para dalawa kayong matatakot. So saktong pag-akyat ko sa second floor, nakita ko isang masonami nagbababal level. So bilisan akong pumunta doon kasi, you know, anytime pwede ako atakihin ng ghost. So the sooner na meron akong kasama, the higher the chances na makakasurvive ako, kasi 50-50 na yun eh. It's either ako yung papatay ng ghost or yung mason namin. So, sorry na lang pag siya nakuha. Tatakbo na ako ng sobrang bilis, you know? Ganun talaga, multo yun. Anong magagawa ko? Wala akong laban nun. So, yun. Pumunta na ako sa kanya. Tapos habang papunta ako sa kanya, bigla akong narinig, ibaba mo! Oh no, andito na yung ghost! So, bilisan na akong pumunta sa kanya. From walking, bigla akong bumilis yung lakad kong ganun. Tapos pagkadating ko sa kanya, sabi ko, manong-manong, narinig mo ba yan? Yung alin, sir? Tapos saktong-sakto yung timing, meron ulit nagsabi na, ibaba mo pa! Yun, manong! Tapos si manong tumingin lang sa akin, eye to eye kami, ganun. Tapos after 5 seconds of intense eye contact, bigla akong sabigaw, Bert, lika nga dito! And I'm like, tinatawag mo yung multo? What's wrong with you, man? Tawag-hawag ko pa siya sa t-shirt na inaalog ko siya. Ba't mo ginawa yon? Ba't mo tinawag yung multo? Tapos from the corner of my eye, meron ako nakitang biglang gumalaw. So syempre nagulat ako, and yung first instinct ko is i-offer ko yung isa sa workers namin dun sa multo. I'm not proud of it, man, but you know, you gotta do what you gotta do to survive, you know? So after kong i-offer yung mason namin sa ghost, biglang naliwanagan na yung utak ko kasi hindi na ako scared. Kinuha na siya ng ghost, okay na, hindi na ako kukunin nun. Ganun yung rules ng ghosts, one tao per hunting lang, next time na isang tao. So medyo naliwanagan na ako. So ayun, medyo nahimasmasan na ako, and nagulat ako, bakit nandun pa yung mason namin, di pa siya kinukuha ng ghost. So sinilip ko kung ano ba yung nangyayari sa ghost, gumanon ako sa worker namin. Like, tapos ang laking gulat ko, na yung ghost is kamukha niya yung isang bago naming construction worker, and then hawak niya yung kabilang dulo nung level hose na hawak nung mason na kakahitsa ko lang na ganun papunta sa ghost. So ang nangyari is nasa kabilang side lang pala siya ng kwarto nung pader,
nagle-layout lang sila ng bubble level. And doon ko lang na-realize na sobrang tanga ko talaga. At nagle-level lang sila. And good news is, hindi haunted yung construction site namin. Bad news is, kailangan ko si Santin yung dalawang construction worker na yun kasi alam na nila yung story ang katanganan nangyari sa akin. Anyway, joke lang yun. Hindi ko talaga tinanggal yung dalawang construction worker na yun. Binantaan ko lang sila na pag sinabi nila to sa ibang mga construction workers, tanggal sila. Long story short, hindi yun mangyayari kung meron kaming ganito dahil kahit isang tao lang kaya niya nang i-operate to, so hindi na kailangan may sumisigaw sa malayo ng ibaba mo pa, itaas mo pa yung leveling hose. And you know, may iwasan nyo ang kahihiyan sa inyong mga trabador. So kung ayaw nyo mangyari yung nangyari sa akin, bumili na kayo ng ganito. Anyway, napahaba ang ating kwento, so yun, laser level. Balik na tayo sa video. Para naman ba kayo dyan? Meron ba yung magayang? Ano pa kasi trip mo? Anong plano mo kasi? Sabi mo nga. Okay, ganito yun. Pinatanggal namin yung tile kasi akala namin pag nag-pattern-pattern sila na isang diretso, maganda tingnan. Eh ang nangyari, nagmukhang pedestrian lane. Tama ba pedestrian? So, na-realize ko kasi pagpasok mo ng bahay, parang kalsada yung ano. So, nag-sacrifice kami ng tile kahit yung mga nasira. Nag-overtime yung mga trabador namin kagabi. Okay, so tama nga yung ginawa ni Ma'am Camille at ni Sir Jayzam na pinatanggal nila yung tiles kasi hindi lang ako nagsalita kanina pero medyo weird yung itsura niya. Flashback. Boom! Ganda talaga mga kaigyan ng tiles natin sa sala. Woo! Alright! Kanya kasi uso ngayon, di ba baby, mga ganyan tiles yung mga pahaba. Yan, hindi na uso gano'n yung mga square-square na ano, sa sala. Parang pangkubeta na lang yung gano'n, ano baby? And a flashback. So yun ang personally na iniiwasan ko tuwing may ginagawa akong tile patterns is yung magkaroon siya ng recognizable na patterns. Kasi yun, medyo nawawala yung parang organic na feeling. Parang scripted ba yung pagkakalapag ng tiles. And as much as possible, pag contemporary ang design, gusto nyo na natural lang yung itsura ng lahat ng mga bagay. So magandang decision yung pinaulit na nila yung repetitive pattern na tiles. Alright, nandito na tayo mga kaigan. Tignan nyo naman yung ating tiles, oh. Wow. Tapos na. Nice. Ito makita sa inyo sa malayo. Mas maganda. Alright, yan. Medyo malikabok pa yan, pero ipipinish pa yan. Sinasimaring kami, lo. Si Bossing. Marami pa ba yun dito? Okay, pause natin dito. Bossing. Okay, so kung titignan na natin yung tiles nila, malayong mas maganda na itsura ngayon kesa yung kanina na mukha nga siyang crosswalk. Also, one tip pag bibili kayo ng tiles, guys, is pasobrahan nyo ng 10 to 15% depende sa budget nyo. So halimbawa, bibili kayo ng 100 pieces na tiles. So pasobrahan nyo ng 10%. So 10 pieces yon. So 110 pieces ng tiles ang pabili nyo. So ang use ng sobra na tiles is just in case meron silang nabasag habang meron silang ginagawa, meron pa kayong extra na tiles. Also, pag tapos na yung buong bahay nyo, kailangan nyo itago tong tiles na to. Huwag nyo itatapon. Kasi just in case in the future merong kayong nabagsak dun sa tiles, like nagmamartilyo kayo tapos sumablay, nahulog yung martilyo nyo sa floor tapos nabasag yung isang tile, at least meron pa kayong extra na tiles. Based from my own experience, hindi lahat ng tiles is forever nang ginagawa. Eventually, ma-phase out yung tiles and mahihirapan kayong makahanap. So, nangyari na to sa isa kong mga projects is merong isa sa mga tiles na nabasag and iisa lang yun. And then, tinry ko manganap sa mga tile suppliers and mga warehouse, ganun. And wala akong mahanap kasi wala na nagproproduce ng ganong tiles. So, ang nangyari is ibang tiles na lang nilapag dun and parang naliligaw siya, may random na isang tile na weird. Kasi sobrang hirap talaga makahanap ng tiles na naitigil na yung manufacturing. Kulang na lang umakit ako sa bundok. Maghanap ako ng ermitanyo na nagbibigay ng libre na wishes at i-wish ko na bigyan niya ako ng tile na yon. Para lang meron akong replacement para dun sa tile na nabasag. Kasi kahit kano kamahal lahat ng ibang tiles na nilagay nyo dun sa CR, pero meron namang isang tile na naliligaw, magmumukhang super cheap yung buong CR nyo. So masasayang yung buong CR. So ang only solution dun is palitan nyo na lang lahat ng tiles. Or lagyan nyo ng towel rack tapos sabitan nyo ng towel sa harap ng tile na nag-crack. So yun lang ang solution pag sa wall. Pero pag sa floor, di ko na alam paano solusyonan yun. Bili kayo ng carpet siguro tapos dun nyo ilagay dun sa may naliligaw na tiles. So yun lang yung naiisip kong solution. Anyways, balik na tayo sa video. Okay mga kaigan, ito na yung sinasabi ni Maren Camille na sinimilya. Masilya mga kaigan na kung saan yung mga tornilyo na yan, tatakpan niya at kikinisin para kapag pinintura, parang wala siyang tornilyo o pako. Para makinis na smooth mga kaigan. Okay, so balik tayo doon. Okay, so kung titignan natin yung ceiling nila is meron silang reddish-pinkish yung ginamit na masilya. So ang tawag sa masilya na ginamit nila dito is body filler.
or yung brand niya is Polytough. So yung advantage nito over the regular Massilia na usually ginagamit namin sa ceiling is mas mabilis matuyo to and mas matigas itong body filler. So me personally, ang ginagamit namin sa mga ceiling namin na fiber cement board is masonry putty or patching compound na may halong flat wall latex. So yun yung ginagamit namin sa ceiling. Ayan, nilagyan na nila ng ano dito, yung para makita daw yung mga gas-gas. Para ganyan pa lang, pintura na, no, babe? Pwede na, no? Okay, pause natin dyan. So, hindi ko makita maigi sa video, pero feeling ko yung pinahid nila is primer. Also, one advice ko lang pag magpapapintura kayo is stick to one brand lang kayo. Kasi ang pintura, parang babae lang yan. Dapat, stick to one ka lang. And if ever, mangangaliwa ka or, you know, mangangalawa kasi pangalawang babae nyo na yun, which is something I do not advise, wag nyo gagawin yan ever. But, you know, just in case, mangangalawa ka ng pintura, so dalawang pintura yung gagamitin mo, huwag mo sila pagsasamahin sa isang kwarto or sa isang lugar dahil masama ang kalalabasan yan. Minsan kukulo pa yung paint pag hindi sila nagkasundo. So halimbawa, Boysen yung ginamit mo para sa pader na to, huwag na huwag mong gagamitan ng Davis for second coat yon kasi malaki yung chance na magbubble yon at hindi magkasundo yung paint. Also, hindi lang dapat brands ang tinitignan nyo pag magpapapintura kayo. Dapat tignan nyo rin yung type ng paint. So, merong 3 common types ng paint. Meron tayong water-based, solvent-based, tsaka oil-based. So, hindi nyo pwede paghaluin tong tatlong to. Dapat kung ano yung una nyong nilapat sa pader, water-based yung primer, water-based din dapat yung Massilia, and water-based din dapat yung mga finishing coat nyo. Same goes with oil-based and solvent-based. So, dapat stick to one type lang kayo. Stick to one type, stick to one brand, stick to one girl. That's all you gotta do. Ano na, Diyos ba yung Marimar, ito na. Matatapos na, mga kaigan. Matatapos na, puro stress. Nice. Yes, pero sana patapos na. Hindi tayo mabitin dito ng puro patapos na. Okay, so balik muna tayo dun. Alright, so titignan natin yung glass na ginamit nila sa bintana nila. Ang tawag dito is reflective glass. So para tong discount na one-way mirror, alam niyo yung malalaking mirror na ginagamit sa interrogation room kung saan merong taong ini-interrogate tapos merong mirror. Sa likod pala ng mirror, mayroong mga taong nanonood. So parang ganun yung reflective glass, only mas mura lang to. And yung difference is yung reflective glass, pag gabi na, tas wala ng ilaw sa labas, tas naka-on yung ilaw niya sa loob, medyo kita kayo sa loob ng bahay nyo. So that is why mas mura yung reflective glass kesa sa one-way mirror. Also, ang reflective glass is almost 3 times the price siya ng regular glass. So hindi siya kaparehas ng price ng regular glass. So yun yung kailangan nyo bayaran for the privacy and the itsura na medyo mas maganda siya in my opinion kesa dun sa regular glass lang nakita yung loob ng bahay. Kasi pag ganito, pwedeng sobrang gulo yung bahay nyo, hindi na makikita ng mga ususero yung kapitbahay. So yun yung kagandahan nito. And with that, I guess dito ko na muna tatapusin ang video kasi medyo marami na tayong na-discuss. And also dahil napaka big brain ko, para hindi tayo mawalan ng content, gagawan ko pa ng part 3 to. And if ever marami rin ulit akong na-discuss sa part 3, baka may part 4 ulit. So kung ayaw nyo ma-miss yun, hit that subscribe button and pwede pa-click na rin yung notification bell kung ayaw nyong budburan kayo ng semento ng kapamilya nyo habang natutulog kayo. Hanggang sa susunod na kabanata, mga bata, a flying peace!